Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Habang nag-uusap ang mga magulang ni Sue na itong si Dr. Tanyag at ang kanyang mami na si Moira ay dito, hindi nito matigilan ang dalawa na magbabangayan at nasabi nito ni Moira kay Dr. Antonio bakit umano nito. Inamin ni Doktora Analyn Santos ang katotohanan na siya umano ang ama nito sa kadahilanan na agad naman itong sinagot ni Dr. Tanyag ang kanyang asawa na si Moira na karapatan na umano ni Doktora Analyn Santos na malalaman ang katotohanan dahil wala naman umanong usok na mahahawakan at mas mabuti pa umano na mas maaga ay malaman na umano ni Doktora Analyn Santos ang katotohanan na mag-ama umano itong dalawa. Ngunit hindi ito nagpapatalo itong si Moira at hindi ito tumigil si Moira sa paninisi kay Dr. Tanyag sa kadahilanan na nasigawan nito ni Dr. Tanyag ang kanyang asawa na si Moira. Kinabigla naman nito ni Sue ng kanyang malalaman nang sabihin ng kanyang daddy sa kanyang mami na magkapatid umano sila ni Dr. Analyn Santos sa kadahilanan na ikinapanghina ito ni Sue ang kanyang nalalaman na kaya pala umano lapit sa kanyang dibdib itong si Sue. Pagkatapos ng mga pangyayari na madukot ito ng mga bandido ay naramdaman umano ni Sue ang tibok ng kanyang puso na magkapatid umano sila ni Dr. Analyn Santos. Ngunit agad naman itong kinausap si Sue ng kanyang mami na hindi umano nito pwedeng tanggapin ni Sue ang katotohanan na magkapatid umano sila ni Dr. Analyn Santos sa kadahilanan na binibrinwas nito ni Moira ang kanyang anak na si Sue. Magalit umano ito kay Dr. Analyn Santos dahil sinasabihan ito ni Moira na may kahati na umano ang kanyang anak na si Sue sa pagmamahal ng kanyang daddy at hindi lamang umano sa pagmamahal ng kanyang daddy pati pa umano sa kanyang mamanahin ng kanyang daddy. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at ihit ang notification bell ng aking channel.